Naitanong mo na ba minsan kung anong ibig sabihin ng Castrol Active Bond, Shell Active Cleansing, Havoline Core Technology na may ZoomTech, at sa Zeek na may VHVI? Maraming mga mekaniko at may-ari ng motorsiklo na bumibili dahil sa mga marketing terms na nakasulat nito sa kanilang mga lalagyan ng langis. Aalamin natin kung ano bang ibig sabihin ng mga term na to at anong benepisyo na may dudulot nito sa ating mga motorsiklo. Please subscribe to my channel dahil sa inyong subscription natutulungan ako nito na gumawa pa ng ganitong mga videos. Bago natin sagutin kung anong ibig sabihin ng mga marketing terms na ito na nakasulat dyan sa lalagyan ng langis, kailangan nating alamin ang pitong function ng isang magandang engine oil. Number 1. Ang pinaka-function ng isang magandang engine oil ay nire-reduce nito ang friction at ang wear ng dalawang moving component upang humaba ang buhay ng isang makina. Number 2. Pinapanatili nito na malinis ang loob ng makina. Dahil sa tulong ng detergents at dispersants, tinutulungan ng isang magandang engine oil na hindi masira ang makina dahil minimaintain nito ang kalinisan sa loob ng engine. Pinipigilan nito na kumapit ang mga dumi o mga carbon deposits doon sa moving parts at pinipigilan din na magkumpul-kumpulan o mabuo yung marang mga putik o mga sludge doon sa loob ng makina upang matanggal ito during change oil. Number 3. Tinutulungan nito na mapalamig ang makina. Dahil sa nare-reduce ang friction, nare-reduce din ang init na nagagaling sa mga moving parts. Dahil din sa engine oil, na-absorb nito ang init na nagagaling sa combustion at sa ibang moving parts at nai-spread ito papunta sa cooling system ng iyong makina. Number 4. Gumagawa ito ng parang seal o panakip. Tinatakpan nito ang mga maliliit na mga gap sa gilid ng piston ring at ng cylinder wall upang mas magkaroon ng mas mataas na compression at power ang combustion process sa loob ng makina. Dahil din sa natatakpan nito ang gap sa gilid ng cylinder wall at ng piston ring, nare-reduce o naiiwasan na maging sobrang kontaminado o mabilis makontaminate yung engine oil sa loob ng makina. Number 5. Pinapahina nito ang dagok o lagitik ng dalawang contacting parts. Halimbawa sa transmisyon ng motorsiklo, kapag nag-change gear ka, maririnig mo na parang may lagitik o dagok doon sa transmission line ng isang motorsiklo. Dahil sa isang magandang engine oil, nare-reduce ito o napapahina ang dagok o lagitik ng dalawang contacting parts. Number 6. Tinutulungan ng isang magandang engine oil na hindi mabulok ang loob ng makina. Dahil sa mga acids na nagagaling sa combustion process, ang acids ang isang sa dahilan ng pagkasira ng mga moving parts o mga components sa loob ng makina. Ito rin ang dahilan ng pagkasira ng mga oil seal kaya nagkakaroon ng leaking. Dahil sa ang engine oil ay mayroong acid neutralizer, tinutulungan niya ang ma-reduce o maiwasan ang pagkabulok sa loob ng makina. Number 7. At ang panghuli, nagtatransfer ng energy. Tinatransfer ng engine oil ang power ng isang moving parts papunta sa katabing moving parts na nare-reduce ang friction dahil ang engine oil ay isang uri ng fluid o lubricant na incompressible. Dahil dito, natutulungan ng engine oil na matransfer ang power na nare-reduce ang friction pero big deal sa isang engine oil na magiging dapat napakalinis at ma-retain nito ang kanyang viscosity o yung kakapal na isang langis upang maprotektahan ang makina at the same time matransfer ang power nito. Ngayon, alam na natin ang 7 functions ng isang magandang engine oil. Dahil sa information ito, malalaman at maintindihan na natin kung anong ibig sabihin ng mga marketing terms na nakasulat dito sa lalagyan ng langis. Dahil sa napakaraming engine oil brands, mag-focus lang tayo sa Castrol, Shell, Zeek at sa Havoline. Unahin natin ang Castrol. Ang Castrol ay may nakasulat na active bond. Maraming mekaniko ang gustong gumamit ng Castrol kasi active na active daw ito. Pero bakit ito naging active? Ang active, meron itong parang mga molecules, maliliit na molecules na parang mga ball bearing na nagpapadulas ng dalawang moving parts. Dahil sa maliliit na mga molecules na ito, dahil sa force ng gravity, hinihila ng gravity ang mga molecules pahatak pa ibaba ng engine. Kaya may mga tendency na kapag pinapaandar ang makina, o tumatakbo o pinapahinto o pinapatay yung makina, yung mga engine oil ay bumabagsak sa ilalim ng makina at natutuyuan ang mga moving parts na nagko-cause ng damage. Ini-introduce ng Castrol Active na ang kanilang mga molecules ay masyadong o napakakapit o talagang makapit na makapit talaga sa mga moving parts kahit anong sitwasyon o kondisyon ng iyong makina. Kahit ikaw ay nag-start pa lang, nagpapatakbo o pinapahinto na o pinapatay na iyong makina. Pero pumasa ba ang Castrol sa 7 function ng isang magandang engine oil? Siyempre,
kasi hindi ito papasa sa engine oil certification kagaya ng sa API kung hindi ito pumasa sa basic functions ng isang magandang engine oil. Pero mas ini-emphasize ng Castrol Active ang number 1, yung minimize friction and reduce wear. Bakit? Kasi sa market, kailangan nilang magkaroon ng term na magpapaalala o parang magpapafeel ng isang may-ari na pagbibili sila nito ay magkakaroon sila ng active protection sa kanilang motorsiklo. Although meron sila lahat ng napoprovide ng isang magandang engine oil, yung na-mention natin na 7 function, pero mas ini-emphasize ng Castrol Active na may meron kang protection kahit naka-standby o umaandar at nakapatay ang iyong motorsiklo. Protektado ang iyong engine na hindi ito natutuyuan kahit matagal mo itong i-standby. Always protected ang iyong engine sa friction at nare-reduce ang mga wear. Pero ang totoo, pumasa ito sa 7 functions na isang magandang engine oil. Kaya binagyan nila na pangalan, Castrol Active Molecules. Ibig sabihin, nare-reduce namin ang friction, nare-reduce namin ang wear, kahit anong sitwasyon, kahit saan mo man gamitin ang iyong motorsiklo. Ikalawa, Shell Advance na mga engine oil na may nakasulat na active cleansing technology. Tumasa ba ang Shell sa 7 function na isang magandang engine oil? Oo, pumasa ito sa mga oil certification na kinakailangang design para sa ating mga motorsiklo. Pero mas ini-emphasize ng Shell ang kalinisan, yung ikalawang function ng isang magandang engine oil. Dahil sa meron itong malakas na panlinis sa loob ng makina dahil sa mga carbon deposits, kayang gawin ng Shell Advance na i-reduce o maiwasan ang mga build-up ng mga dumi na magkumpul-kumpulan na nagiging parang mga varnish at meron ding iba nagiging mga sludge. Dahil sa meron itong mataas na cleaning properties ang kanilang Shell Advance, nilagyan nila ng marketing term na Shell Active Cleansing Technology upang ipakita sa mga bumibili na ang engine oil nila ay napoprovide ng kalinisan sa loob ng makina. Bakit? Kasi ang sekreto ng isang mahabang buhay ng makina ay ang kalinisan. The more na mas malinis ang isang engine oil, naalala nyo kanina, the more na mas magandang na i-provide na matransfer ang power ng isang moving parts papunta sa isang moving parts. Kapag masyadong o napakalinis ng kayang i-provide ng isang engine oil, napapahaba nito ang buhay ng isang makina at namimaintain nito ang performance kahit sa anong kondisyon at sitwasyon ng iyong paggagamitan sa iyong motorsiklo. Upang ipahiwatig ito sa consumer, gumamit ng term Shell Advance Active Cleansing Technology. Ikatatlo, Havolin Super 14 ng mga engine oil na may nakasulat na Core Technology at ZoomTech Technology. Ang tanong, pumasa ba ito sa 7 functions ng isang magandang engine oil? Oo, kasi ang Core Technology na marketing term ng Havolin ay pinaliit lang ng salitang sa letter C na Cleanse and Protects, ang O, Oxidation Stability, ang R, Reduces Engine Heat Damage, ang E, Enhances Acceleration. Ang ZoomTech naman ay isang uri ng technology o mixing ng additives na base oil na ang Havolin lang ang may alam kung paano nila ginawa na nagbibigay ng mas optimized o mas improved na kapit ng clutch kasi may sitwasyon na dumudulas ang clutch under very high load condition kaya nare-reduce yung power delivery. Pero dahil sa kanilang ginawa na marketing term na core, mas na-emphasize nila halos lahat ng function ng isang magandang engine oil. Hindi kagaya sa Castrol na mas in-emphasize nila, talaga nila yung active na engine protection galing sa wear at friction. Ang Shell naman, mas in-emphasize nila ang active cleansing, active cleaning talaga na pampalinis talaga sa makina ang kanilang engine para mapahaba ang buhay. Habang ang Havolin Core Technology, in-emphasize nila na halos lahat ng function ng isang engine oil meron kami. Kaya maganda ang engine oil namin, bilhin nyo to. Kaya lalagyan namin ng Core Technology at ZoomTech Technology na mga marketing term na nagpapakita na ang engine oil namin ay kompleto sa pangangailangan ng iyong motorsiklo. Hi! Kung hindi pa kayo subscribe dito sa aking channel, ang iyong subscription malaking naitutulong sa paggawa ng ganito mga content. Please subscribe at pagpatuloy natin ang video. Ikaapat at ang panghuli, Zeek na engine oil na may nakasulat na VHVI technology kagaya ng Zeek M9. Pumasa ba ang Zeek sa 7 functions na isang magandang engine oil? Oo, pero mas in-emphasize nila yung ikapito, yung transferring ng energy sa isang moving parts papunta sa katabing moving parts sa tulong ng incompressible na engine oil. Ang Zeek, meron silang VHVI technology na ibig sabihin ay Very High Viscosity Index. Kapag ang isang engine oil ay mayroong viscosity index na sobrang o napakataas, kaya nitong i-maintain ang kanyang viscosity grade under extreme heat at under extreme load or under extreme pressure.
Kasi may sitwasyon na ang iyong engine oil na 10W40, yung 40 dahil sa sobrang init at sobrang pressure sa loob, nagiging 30 or nagiging 20. Nagiging sobrang manipis ng isang langis during operation, kaya nagkakaroon ng metal-to-metal contact. Pero kapag isang engine oil ay mayroong mataas na viscosity index, kaya nitong labanan ang tendency na nagiging manipis. Kaya nitong i-maintain ang kanyang thickness under extreme heat at under extreme pressure. Yan yung minamarket ng Zeek na ang engine oil nila ay matibay kahit anong sitwasyon, condition pa ang gagamitin mo sa iyong motorsiklo. Isa itong magandang marketing term na VHVI, at sila ay pumasa sa 7 functions na isang engine oil. Although pumasa sila lahat sa 7 functions ng magandang engine oil. Bilang conclusion, gusto kong sabihin sa inyo na ang mga engine oil marketing terms na ito ay hindi ganong big deal. Ang big deal, yung engine oil certification o yung engine oil specification. Kasi ang mga engine oil brands na ito ay pumasa sa 7 functions na isang magandang engine oil. Pero kailangan mong alamin kung anong engine oil specification ang required talaga para sa design ng iyong motorsiklo. Kailangan mong alamin kung anong uri ng langis ang dapat sa iyo. Depende sa specification na nakasulat sa manual at sa kung saan mo gagamitin ang iyong motorsiklo, kung ikaw ba ay under normal condition lang o under sa severe extreme riding condition. Kung kaya ng casual active na magkaroon ng molecules na dumidikit talaga sa mga moving parts, kaya rin niyang gawin ng Shell Advance, ng Habulin Super 40 at ng Zeek na mga engine oil. Kung kaya mag-provide ng Shell Advance ng pampalinis sa loob ng engine, kaya rin niyang gawin ng Castrol Active, kaya rin niyang gawin ng Habulin ng mga engine oil, kaya rin niyang gawin ng Zeek ng mga engine oil. Kung kaya ng Habulin na magbigay ng superior cleanliness at enhances acceleration at performance, kaya rin niyang gawin ng Castrol, kaya rin niyang gawin ng Shell, kaya rin niyang gawin ng Zeek. Kapag sinabi ng Zeek na mayroon silang very high viscosity index, hindi nangangulugan na sila lang ang mayroong viscosity index. Sinasabi nila na mayroon silang mataas na viscosity index. Kasi ang ibang brand, halimbawa itong sa Castrol, mayroon silang viscosity index na 110, itong Castrol Active. Ang Shell naman minsan mas mataas pa sila kaysa sa Zeek kung tungkol sa viscosity index. Ang Habulin naman, depende sa kanilang brand, yung semi-synthetic, umabot ng 150 yung viscosity index. Ang Zeek M9, yung semi-synthetic, yung fully synthetic ng Zeek, umabot yun ng mga nasa mga 168 or 160 na viscosity index rating. Hindi ibig sabihin na ang Zeek lang ang mayroong very high viscosity index. Lahat ng brand, mayroon yan talaga yung viscosity index kasi yun ang basic functions ng isang magandang engine oil. Kailangan nilang pumasa sa 7 function ng isang magandang engine oil upang magkaroon ng oil certification. I hope nakatulong ang video ito na i-emphasize na mas importante ang engine oil specification na nakasulat sa owner's manual kaysa sa mga marketing term na nakasulat dyan sa lalagyan ng langis. Kailangan nyong alamin kung ano talaga ang dapat na langis para sa iyong motorsiklo at hindi ka bibili na sasabihin, bibili ako nito kasi may activant, bibili ako nito kasi may active cleansing or may VHVI technology. Bibili ka ng isang engine oil na pasado sa iyong makina. At bibili ka ng isang engine oil na may specification na pasado talaga sa uri mo na paggamit ng iyong motorsiklo kung ikaw ay isang normal riding condition or ikaw ba ay sa under ng isang severe riding, extreme riding condition. Kailangan big deal rin yun kasi mayroong factor yung viscosity index na alala ninyo. Yung viscosity index kapag masyadong mahina, magkakaroon ng metal to metal contact under extreme heat. Kaya kung isa kang habal-habal driver, Skylab driver, kung masyado ka talagang balasubas magpatakbo sa iyong motorsiklo under very extreme heat at very extreme pressure ka talaga sa iyong makina, mas bagay sa iyo yung mga engine oil na mayroong napakataas na viscosity index rating. Kung under normal lang ng mga condition, pwede kang bumili yung mga mumurahin na mga regular or premium na mga mineral oil. Kung gusto mong dagdag information, panoorin mo ang ibang video ko tungkol sa engine oil. Gusto ko lang i-emphasize sa inyo na mga marketing terms na ito ay hindi ganong big deal. Ang big deal, yung engine oil specification. Nagkatalo lang ang iba't ibang mga brands sa performance testing, sa industry testing, at sa mga pricing nila. Kung sino yung nagbibigay na pinaka-the-best specification na pasado sa ating pangangailangan, at the same time, na nagbibigay na pinaka-the-best value or nagbibigay na pinaka-the-best na presyo. I hope nakatulong ang mga video yung ginagawa ko tungkol sa engine oil. Kung hindi pa kayo subscribe, please subscribe to this channel dahil sa inyong subscription, natutulungan ako nito na magpatuloy pa sa paggawa ng ganitong mga content. At salamat sa mga nag-subscribe.
At kahit hindi ganun kabilis ako mag-upload, kasi masyadong mahirap din ang mga topic. At the same time, salamat sa inyong subscription. Please leave a comment below. Kung meron kayong correction, dagdag information, kahit ano pa yan, kapag meron tayong natutunan, wala akong problema dyan, pwede kayong mag-iwan ng mga comments sa below kung meron kayong gustong i-add or i-correct sa video ng ito. Salamat po sa inyong panonood at makita tayo sa sunod kong video.